Welcome back sa ating channel, mga kayabe. For today's vlog, mag-share lang ako sa inyo ng idea kung paano talaga maglinis ng injector, no? So, step by step tayo. Ngayon, meron po tayong subscribers na nagtiwala na ipagawa sa atin ng kanyang injector. So, injector po ito ng 4HL1 Isuzu. So, ang problema at issue ng makina, in-overhaul po ito. Hindi daw mapandar. Ginaya naman daw po nila yung procedure ko kung paano mag-timing ng 4HL1, no? So, ayaw pa rin umandar. Umaanda daw po siya, kaso kailangan nilang maglagay ng gasolina. Kaso, pag umandar, mamatay din siguro kaagad kasi nga sinabi ko sa kanila, baka hindi nagbubukas ng tama ang ating injector kaya hindi po umandar. So, ang subscriber natin o yung nagtiwala sa atin na gawin yung injector niya ay taga Kalintaan, Occidental, Mindoro pa. Bali, pinadala niya sa atin dito sa Subic ang kanyang injector para makalibrate ko po, no? At ma-check kung ano naging problema. Ngayon, flattered ako at ipinagkatiwala ni Sir yung injector. So, hindi natin sasayangin yung tiwala na yon. Kaya ito, papakita ko sa inyo yung injector na pinadala niya. So, ito po mga kayabe. Kakakuha ko lang din po ngayong araw na to. So, hindi na natin ipipicture yung pangalan ni Sir. So, ayan, pinadala niya through JRS. Ayan, yan mga kayabe. So, galing pa po ng ano to, Kalintaan, Mindoro. Napakalayo po. Pero pinagkatiwala niya po sa atin. Bubuksan po natin to ngayon. Talagang ito. Ito po, din natin pakita yung pangalan, no? So, yan na lang. Yan, nakikita niyo yan. Pinadala yan. JRS po yan, yung courier na pinadalhan. So, kung isa kayo sa may gustong magpagawa sa akin ng injectors nyo, just comment down below or i-add nyo po sa Facebook, Kayabe, at sa page ko po na Talyer ni Kayabe. Message nyo po ako dyan at tingnan natin at mapag-usapan natin yung problema bago natin desisyonan kung injector ba problema. Pero pwede nyo po ipagkatiwala na ipadala dito sa akin sa Olongo po para gawin po natin yung injectors nyo. So, ayan, bubuksan natin to mga Kayabe. Hindi tayo sanay sa unboxing, no? So, yan. Safe po sa, ano, no? Sa JRS kasi may box na sila. Meron pang bubble wrap. Yun. Ito na po yung mga injectors, mga kayabe. Yan. Ito, bali. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. So, yan. Nadala niya po dito sa Olongga po. So, ito po yung injector. Yan. So, bakit kanyo hindi siya umaandar? So, abangan niyo po yan. Ipapakita ko sa inyo para makita natin kung talagang normal ba o hindi normal yung bugan ng ating injector. Keep on watching mga kayabe para makakuha kayo kahit papano ng diskarte sa pag linis ng ating mga nozzle tip, no? Stay tuned mga kayabe at samahan niyo ako sa paglinis nito at kung magiging okay ba at kung yun lang bang problema. So, tara! So, ayan mga kayabe. Dito na tayo sa working table natin kung saan nandiyan dyan yung ano natin, injector tester at sa ating injector simulator. So, kapag ito lang po yung gamit natin, at wala tayong simulator, di po natin mapapagana itong mga injectors. So ngayon, bago po natin siya isasalang sa injector tester, kailangan natin malaman kung ito bang mga injector solenoid na to gumagana pa o tama pa yung resistance na meron siya. So ang resistance po ng mga solenoid na to dapat ay nasa 0.7 kapag mga brand new, 0.8 or 0.9 kapag mga gamit na, pero good pa rin po yun, allowable pa po yun na resistance, no? So paano ba malaman o paano ba magsukat ng resistance mga kayabe ng injector nozzle natin, no? So ito po, meron po tayong multi-tester dito na digital, no? So susukatin po natin yung resistance. So ang pagsukat po ng resistance ng ating injector ilagay po natin dito sa ohms, no? So, ohms po yung marireading natin sa kanya, hindi po voltage. So, ohms po. So, dito po tayo sa pinakamaliit, sa 200. Yan. Hanggang 200 ohms. So, yan. So, pwede rin po sa digit, sa analog type na multi-tester.
So ito, dahil ito po yung gamit ko, digital type. So susukatin po natin tong resistance ng ating injector. So para makita natin kung okay pa ba yung ating solenoid. Kasi kung wala tayong idea at pagdating sa ibang gumagawa, hindi po tayo naninira, no? So di natin maiwasan yun. At least may alam tayo, hindi tayo basta-basta maluloko. So bago natin dalhin sa calibration, kasi napakamahal po nito mga kayabe. Siguro kapag nagpalit ka ng solenoid nito, more or less 5,000 po yan per piece, no? Depende pa po yan kung anong engine model, no? Dapat masukat natin. Kapag po nasukat natin to dito, naglabas siya ng 0.7, 0.8 or 0.9, eh good po yung solenoid natin. Ito po yung mga solenoid mga kayabe. Ito, yan po. So assembly po yan pag binibili, kasama po ito. Yan, kailangan malaman natin. So sukatin po natin siya at para malaman natin kung ilan pa yung resistance niya, kung ilang ohms yung mababasa natin. Kasi the more po kasi na mataas yung resistance na makukuha natin dito, ay sadyang hindi po natin mapapabugan ng diesel dito. No, mga kayabe. Madalas po nangyayari kapag mataas ang ating resistance na reading dito, ang mangyayari po, hindi po magbubukas ang ating injector. So, nangyayari po siya kaya hindi po nagbubukas ang ating injector o ating nozzle tip. Hindi po siya nagbigay ng crudo during starting or during cranking. Kapag madumi na po dito, hindi na tumataas po yung resistance nito. Alam niyo bakit? Mamaya ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit siya hindi gumagana. Lalo hindi niya kayang pabukasin ito dahil nga sobrang tigas na ng nozzle tip natin, no? So, dyan yung ano natin na kailangan talaga magpa-calibrate, no? So, yan. Sukatin natin yung resistance niya, kung ilan ba yung ilalabas niya. So, yan. Dapat 0.7, 0.8, or 0.9. So, yan. Naset na natin ating multi-tester into 200, no? So, sana nakikita. Lapit natin. Medyo blur, ah. Yan. Basta 200 yan, mga kayabe. Okay. So, tignan nyo na lang. Isindi natin ilaw para makita. So, ayan. Sukatin na natin. Ayan. Napakataas po ng resistance, mga kayabe. So, ito yung pwedeng maging cause ng ano, ng hindi pagbukas ng injector natin. Tignan nyo po yung difference. No, mga kayabe, 4.3. Napaka ano po, napakataas. Ang layo niya po sa 0.7. Baliktarin po natin, baliktaran lang po ito. Yan. Kahit saan po kayo magtutok. Yan, 4.3 talaga. Mataas. Kaya hindi siya nagbubukas. Itong pangalawa, subukan natin. Pailawin natin. Ganun din. Ang taas din, mga kayabe. Itong pangatlo. Ang apat. Ang tataas. Tataas ng resistance niya, mga kayabe. So, ayan. Subukan natin itong linisan kung bababa yung resistance niya mamaya. So, antabayanan nyo mamaya after natin ito malinisan, mga kayabe. At kung makakatulong ba sa pagbaba ng kanyang resistance, no? So, ohms is equivalent to resistance. Yun po yung mga kayabe. So, kapag mataas ang resistance, hindi kayang ipa open ng ating ECU ang ating injector. Yun po yun. Disclaimer lang, hindi ako ganun ka galing pagdating sa electronic. Nag-aral lang din po ako at natuto. At ito, sinishare ko lang din po sa inyo, no? So, sa magagaling na makapanood nito, kung mayroon po kayong napansin na kakulangan sa ating tinuro sa ating mga kasamahan, maaaring i-comment down below para matuto rin po at may makuha rin pong idea ang ating mga kasamahan sa industriya ng pagmimekaniko. So, yun lang at tingnan natin mamaya after ko ma-cleaning to kung magbabago ba yung resistance niya. So, tara!
A few moments later. So, ayan, naluwagan na natin yung mga injector. Matatanggal na natin 'to. So, dating gawi, baklasin natin. Yan. Lagay natin dito sa lagyanan. Ito po yung nozzle tip, mga kayabe. So, since na lininisan na nila 'to doon sa Mindoro, pero di pa rin napandar siguro dahil lang ng mataas yung ano, yung resistance. Yan, napakatigas po tanggalin ito, ito mga kayabe. Pero dahil nabuksan na nila at nalinisan na nila, eh medyo swerte tayo at hindi na tayo masyado mahihirapan. Ayan, baklas na natin. Ito yung unang pang injector natin. Set aside natin. Okay. Ito. Ito yung guide nya. Yung dalawang pin na guide. Okay. So yun, yung dito na command piston, hindi siguro nila natanggal at nalinis. So medyo may katigasan to. So yun yung tsatsagaan nating tanggalin, mga kayabe. So ito mga to, buksan na natin. Yan, maluwag na yan. Ginato po natin to, mga kayabe. At ginamitan natin ng 19mm na combination wrench yan. Ginato lang natin to. So, di na natin isa-isahin para hindi na humaba yung ano, yung ating video po, no. So, ayan. Ito, idea lang, mga kayabe. Pag naglinis kayo, hindi bali malipat siya sa ibang mga injectors, no, sa mga housing dito. Kahit malipat siya sa isa, basta ang huwag niyong pagkihiwalayin itong mga needle niya. Itong to. To sa nozzle tip. Dapat kung ano asawa niya, yun na rin yun. Huwag niyong pag ilipat sa iba. No? Di bali malipat-lipat siya ng lagyanan, basta ito mismo assembly na to ay hindi sila magkahiwalay. Makaka-apekto rin po kasi yun sa ano niya, sa pag sa during buga, no? Yan. Ito mga to, ito, walang problema magkapalit-palit to. Basta ito pwede magkapalit-palit to. Ito yung pinaka-shim niya, mga kayabe, no? So dalawa itong shim niya. So, ayan, dalawa na yung nabaklas natin. Ito, pampangatlo. Okay, ayan, baklas natin. Ayan. Kung hindi nyo saulado ito, mga kayabe, huwag nyong balakin o tangkain na pagsamasamahin, mga kayabe, no? Ako, sadyang gawain ko na, kaya saulado ko na, kaya okay lang na maghalo-halo yan. Pag first time nyo palang magbaklas, eh huwag nyo na pong ano, pagsamasamahin. Ako kasi kabisado ko na rin po. Yan, tatlo. No, pang-apat. Yan. To, yan. Importante talaga, huwag natin paghiwalayin to. Yan, maluluwag na. Medyo sinerte tayo kila sir dahil nabaklas na nila to. Pero sana lang bumaba yung resistance mamaya after cleaning, no? Yan. Later on, mga kayabe, ano natin to. Sabihin ko sa inyo yung mga parts niya, no? A few moments later. Ito yung solenoid, no? Ito naman yung pinaka-injector housing, no? Assembly niya. So, nasa loob pa yung ano niya, yung command piston. Mamaya pagka nabaklas ko na yan, papakita ko sa inyo itsura ng command piston, no? So, ito yung ano natin, injector nozzle niya. Yung nozzle tip niya mismo. Kasama na itong needle. Yan. Ito yung knob spring or nozzle opening pressure spring, no? Ito naman yung spindle. Pressure spindle. Yan. Tapos ito yung knob shim. To, dalawa yan, mga kayabe. Isang manipis, isang makapal. So, ito yung knob shim, tawag sa kanya. So, yan, baklasin ko itong pangibabaw na to. Hindi ko na mapapakita sa inyo kasi mag-create tayo ng ingay kasi tataktak ko to ngayon, mga kayabe, no? So, kung napanood nyo sa huli nating video, ganun lang din po yung gagawin natin dyan.
So, ayan mga kayabe, nabunot na po natin yung mga command piston. Ito po yung command piston, no? Ayan. So, makikita nyo mamaya pagkasunod-sunod sa pagkabit nito mamaya mga kayabe. So, antabayanan nyo po. So, sa cleaning naman tayo. So, kung napanood nyo nakaraan yung vlog natin about sa cleaning, for HL1 din po yun mga kayabe, no? So, same na same lang din po dito. So, ito yung nozzle tip nya. Ito, itong parts na to na hindi ko mapangalanan kung ano ba to. Ito naman yung spindle. Yung knob spring. Tsaka no, yung knob spring, shim rather. Yung kaya knob siya, ibig sabihin po, nozzle opening pressure. Or nozzle opening pressure shim. Dalawa po yan, isang makapal tsaka isang manipis. No, yan yung mamaya pag nakita nyo mamaya sa pagka-assembly natin mamaya, hindi po pwede magkapalit yung dalawang yan. Tsaka ito, importante itong command piston, hindi po pwede magkabaliktad, no? May tamang setting po dyan. So, ngayon sa cleaning natin, so isa-isahin natin to. So, para hindi mahabang ating vlog at yung hindi kayo mainip, so isang set lang muna yung lilinisan natin, tapos mamaya sa assembly na, no? So, una nating linisan. Ito muna, itong nozzle tip, no? Yan. So, dahil medyo malinis na to, yan, malambot na siya. So, kahit di na natin linisan to, pero padaanan na rin natin. So, lagyan natin ng... Itong gamit ko mga kayabe, metal polish to, no? Galawin lang natin. Tayong mga lalaki, sanay sa dito. Magaling tayo sa ganito. De, biro lang. Anong talaga? So, pwede natin gamitan ng long nose yan, mga kayabe. Para malaro natin ang gusto. Yan, naririnig nyo ba? Yan, medyo maganit siya, oh. Kulang pa rin sa linis. Kumbaga, kahit sabihin mong nalinis na nila. Dagdagan natin ng ano, medyo maganit. So, tiyagaan talaga to mga kayabe. Kaya kung nagtataka kayong medyo may kamahalan talaga mga singil sa calibration, eh gawa ng mabusisi po talaga ang paggawa ng mga ano. Di bali ng mahal at med nagagawa naman, doon na tayo. Kaysa naman na diretso palit, mas mahal pa talaga. Sana nakikita. Yan, medyo malinis na, no? So may basahan tayo mga kayabe, ito basahan to, no? So cotton po yan. Yan, punasan po natin. Iyan na po natin, i-rub natin sa cotton na may metal polish ang ano, yung needle niya. Yan. Okay na. Ito mga kayabi ko, napapansin nyo, may kalawang po yan, no? So, gagawin po natin dyan. Ito may kapiraso tayong liha rito. Tapos may salamin tayo para flat surface talaga siya. So, ang liha na ginamit ko is 1,000 to, pero gamit na po ito. Kaya hindi siya ganun kagaspang pa rin. Kung may 2,000 o mas mataas pa na, ano, mas mapino pa na liha, yung mas maganda po yun. Ganyan natin. Yan. I-rub lang po natin siya dito. Pero po, huwag masyado pong mapersa, no? Kailangan matanggal lang yung ano, yung kalawang ayan, tanggal na. Gasa natin. Let's try natin. Yan, maluwag na siya mga kayabe, no?
Sabi na dapat natatanggal siya ng pusa. Yan. Yan po yung ano na pag okay na yung ano yung nozzle tip natin. Yan, nahuhulog na siya. So, mas matagal linisan 'to kung hindi pa nila nalilinis 'to, no. So, yan. Set aside natin dito. Yan. Tapos ito, sunod natin 'to. Ganun pa rin. Dito sa mga surface na 'to, mga flat kasi 'yan, pati 'yan diyan. Pwede nating i-ano 'yan, i-rub sa liha na may metal polish, no? Yan. Bagya lang, huwag nating masyadong bigyan ng persa. Matanggal lang yung nagkakalawang niya. Kasi isa sa magiging dahilan niya ng backleak ng ating injectors, no? Yan, pati kabila. Yan. Gasa natin. Yan. Okay na yun, mga kayabe. Yun natin kailangan habuli malinis pa yung mga yan. Kasi ano na lang yan. Hindi nakasama sa function yan. Sunod natin yung spindle niya, no? So, sa spindle, hindi ganun kaselan to. So, maganda na rin malinis na rin siya. So, the best po rito, sinudun natin yung ulo niya. Ito yung pinakaulo niya na tumatama rito sa ano niya. Yan, yan kasi dyan. Yan yung position niya, no? Yan, yan. So, maglagay lang tayo ulit ng metal polish. Sinudun natin yung pinakaulo. Yan. Gilid na rin. Sabay na rin natin. Ano, nakikita. Blocking yung ano. Yan. Nalaglag pa. Sorry. Ayan. Pumuti na siya. Di kagaya kanina. Makalawang-kalawang, no? Yan. Pwede na yan. Set aside natin dito. Yan. Itong spring, okay lang na ano to. Kung meron kayong wire brush, pwede i-wire brush yan. Pero wag na wag nyong uunatin o paigsiin. Dapat kung ano yung stock nya, hayaan nyo lang yan. Linis lang. So, tapos na tayo dyan. So, ang sunod natin, itong knob shim. No? Ito. Itong manipis muna. So, flat surface ulit. Ganun ulit gagawin natin dito tayo sa may liha. Lang di mabigat yung kamay natin, no? Para hindi po mabawasan yung nipis o kapal ng shim natin. Kasi makaka-apekto sa buga ng injector yan pag naupod naman siya. Yan. Tanggalin lang natin yung dumi. Yan. Yan. Wala na yung ano, yung nagkalawang. Yung mga ribaba o yung wax niya na ano na. Sobrang dumi. Yan, ganun din to, itong makapal na knob shim. Yan, baliktaran. Okay. Yan, malinis na. So, banlawan natin. Yan. Yan, lagay na natin doon. Okay. So, itong ano naman, command piston. So, sa command piston, kung makaka-encounter kayo na ito, mga kayabe, sobrang itim na tong ano na ito, makintab na to. Ito, medyo malinis na kasi lininisan na nung ano eh, nung mekaniko nung may-ari na taga ano, Mindoro, no? So, ayan, lilinisin na lang natin ulit para makita nyo lang din. Ito, nudun natin dito. Ayan. Hanggang sa kumintab siya, lumabas yung pagka-stainless niya, no, mga kayabe. Hindi natin kailang, reminder lang, huwag nyong gagamitan ng liha dito. Yung sa mga ano, sa shim, okay lang yon. Pero itong command piston na to, huwag nyong gagamitan ng liha at pati po yung sa nozzle tip niya. Ito, huwag nyong pong gagamitan ng liha yan, no.
madadali po kayo, mapapabili po kayo ng bago niyan. Mas lalaki po yung gastos. So, ito lang. Basahan or cotton. Yun lang po yung gamitin nyo. Tapos lagyan nyo ng metal polish. Then, inudnod nyo siya hanggang sa matanggal yung na-stack na tinatawag na carbon deposit, no? Normal po nangyayari sa mga injectors yun, kaya talagang normal na nagkakaroon ng malfunction ng ating mga makina dahil nga sa madumi ang ating injectors. So, kung hindi hard start, nagle-less power o low power, nagba-vibrate, nag-uusok, hard starting, yan po yung mga sintomas ng mga injectors pagka may problema. So, ayan. Malinis na to. Manlawan natin. Ayan. Nalinisan natin to. So, itong isa. Isa nalinisan natin. No? Itong set, isang set na to. So, ipapakita ko sa inyo yung pagbuo. Ayan. So, lagyan natin yan ng malinis na diesel. Ayan. Para hugas. Diretso salpak na. Ayan. Malinis po yung diesel na yan. Ayan yung nakita nyo. Parang crystal clear, no? Ito na. Ito na yung ano. Since malinis na rin tong pinaka housing, no? Ang kabuuan niya. So ito pwede natin tong i-ano rin. Nakikita niyo yung matanso na yan, carbon deposit din po yan. Pwede natin inudod din po yan dito. Yan. Sana nasusundan mga kayabe, no? Para pagdating ng sa sarili niyo na kahit pa paano, makabawas-bawas kayo sa gagastusin. Malay nyo, madali lang sa tamang linis. So, kapag hindi na, normal, tumawag na lang po kayo na mas nakakaalam. E, ate lang naman dito, makatulong tayo sa nag-DIY at saka na gusto makatipid. Okay. So, ayan. Una natin ilalagay itong command piston. Ito po yung tsura niya ng ano, no? Command piston. Itong pinakamalaki, itong may stainless na to, yan po yung unang papasok. Yan. Tandaan nyo po mga kayabe, no? Yung pagkasunod-sunod. Yan. At meron tayong pantuslok. Yan. O, pati gamit ko, may pangalan yan, no? Kayabe. Wala lang, nasabi ko lang. Ginagawa mo. Yan. Sunod natin gagawin, ito naman. Tandaan nyo mga kayabe, ha? Itong spindle, yung knob spring, yung nozzle opening pressure spring, yan, tapos yung shim. So dalawa yung shim natin mga kayabe, isang manipis, isang makapal, no? Tandaan nyo yan. Ang una natin ilalagay dito is yung manipis, pangalawa yung makapal, yan. Okay, sana nasundan, no? Ulitin natin. Yung manipis na shim, pangalawa yung makapal na shim. Okay? Tapos papasok natin dito. Yan. Okay? Ayan, pasok na natin siya. Okay, nasundan sana, no, mga kayabe. So susunod natin ilalagay itong guide. Yan, oh. Kita niyo to, to, yung pin na to. Yan sa guide. Yan. Okay. Ito nga pala mga kayabe, dito baka magkabaliktaran, no? Dito kami magkakamali. Nakita nyo po yung butas na yun na medyo mas malaki kaya yung isang mas maliit, no? Medyo paoblong po siya, no? Yan. So baliktaran, ano po nito? Diyan po natin siya itatapat to sa tanso na to. So yan po yan, no? So tignan nyo po maigi, no? Yan. Okay. Yan, ganyan po siya. Okay, ulitin natin, ulitin natin. Sayang yung ano. Baka makaligtaan pa. Yan. Yung malaking butas, tsaka maliit na butas, na bilog. Dun yan sa walang butas itatapat tong malaking butas. Yan. Tapos yung may isang butas na yon, dun yan. Yan. Sana makuha, no, makita. Okay, ito, lapit natin. Yan. Sana nakikita. Okay, lagyan na natin.
So dito na tayo ngayon sa ano? Sa nozzle tip. O, sa nozzle tip naman, tatlo butas niyan. Ito, sa guide to, itong dalawa. Yung nag-iisa, yun yung walang katapat ha. Yun yung para dito sa butas naman na to. No? Dun sa walang butas, huwag nyo po ilalagay dyan. Magkaka, di po maglalabas ang krudo yan. Kakalain nyo, sira na. Pag nag-DIY naman kayo yun nun. Yan. Lagay na natin ha. Okay? Yan, ilagay na natin yung takip. Yan. Pinaka-cup niya. Yan. Tapos, kung may gato kayo, mas maganda. Kung wala naman kayong gato, kagaya nung sa diskarte natin dun sa una nating vlog ng 4SL1, eh, ganun lang din po iparaan nyo. Pwede na rin po yun. Pero mas the best talaga pag may gato. So yan, higpitan natin to. Tabayanan nyo mamaya yung pagsukat natin ulit ng resistance nito, no? So bubuin ko lang to lahat, tapos pakita ko sa inyo yung resistance, tapos diretso higpit na natin to dito. Okay? A few moments later. So ayan mga kayabe, no? Bali na higpitan na natin. Okay na to, nahigpitan na natin, nalinis na rin natin ang kanyang nozzle. Yung nozzle tip, no? So, ayan, susukatin natin ulit kung may bago ba sa mga resistance ng ating injectors. So, tignan natin kung yung dati niyang resistance, kung na, ano nyo, sa unang video is 4 point something, 4.1, 4.2, 4.0, 4.3. Matataas po ang kanyang mga resistance kanina. So, ito, lininis po natin at susukatin natin ulit ngayon after na malinis kung okay na ba yung nakatulong ba, kung nakatulong ba ang ating paglinis ng ating nozzle tip sa pag ano, pagbaba ng resistance, no? So doon natin malalaman ngayon kung kailangan na bang palitan tong mga solenoid, no? So kagaya ng sabi ko, pag mataas po ang resistance ng injectors or solenoid, cause po yan na hindi siya mag-start, no? Kahit sabihin natin malinis yung mga nozzle tip natin, bago yung nozzle tip natin, kung mataas po ang kanyang resistance, hindi po talaga andar. So ngayon, ulitin natin ulit, kukuha na natin ulit ng reading yung ating mga solenoid. So yan, kagaya kanina, naka 200 ulit, 200 ohms tayo. So, sukatin natin yung kanyang ano. So, unahin natin dito. Tignan nyo po maigi mga kayabe, no? Yan, 0.8. So, ayan, 0.8, no? Kanina, 4 point something, or pinakamababa niya, 3.8, 3.9. Pero ngayon, tingnan nyo mga kayabe yung pagbabago. Yan, 0.9, 0.8, no? So, allowable pa rin po yan mga kayabe. Kasi ang brand new nito, magre-reading siya na 0.7, ganyan. O, dahil sa gamit na to, tumataas ng paunti-unti yung ano niya. Pero okay pa tong ano na to, solenoid na to. So, at least nakatulong yung ano natin. Paglinis ng ating injector sa pagbaba ng kanyang resistance. So ito sa pangalawa, tignan natin kung ganun din ba. Yan, 0.9. Isa pa, 0.9, 0.8. Ayan, nakuha na natin yung tamang reading or yung allowable reading niya. So ito, pangatlo. .9. Kahit baliktad rin natin yung mga kayabe, no? Tingnan natin. Yan, 0.8. So, yan yung final niya. 0.8. So, pang-apat.
Tingnan natin kung effective. So ayan, nagsisibabaan na po yung mga resistance ng bawat injectors, mga kayabe, no? Baliktarin natin ulit para malaman nyo na talagang pwede siyang baliktaran. Yan, 0.8, 0.9. So, yan. Okay na po yung mga solenoids niya. So, ibig sabihin, na-revive natin, kumbaga. So, ibig sabihin, na-revive natin yung mga solenoids, no? Bumaba siya dahil sa paglinis natin, no? So, ibig sabihin, hindi na gagastos si sir na magpalit pa ng solenoid. Kanina kasi, sobrang tataas. So, tama yung sabi nila sa issue. Nalinis na po namin. Okay na po yung timing. Under lang po siya kapag linagyan ng gasolina. So, yun. Tapos na natin makuha yung tamang reading. So, bumaba na po yung kanyang mga resistance. So, sa tingin ko, under na to. Pero, susubukan muna natin siya sa ating, ito, sa ating injector nozzle tester. Ito. Tapos, isusupplyan natin siya ng ating simulator. Injector simulator. Para mag-open siya. So, titignan natin kung nabubukas ba siya sa tamang pressure. So, ayan. Stay tuned pa rin, mga kayabe, no? A few moments later. So, ayan. Isalang na natin sa ating tester yung injector. Subukan natin kung magbubukas na ba talaga to. Lagyan natin ng supply. So, sa supply na ito, mga kayabe, kahit mabaliktad to, no? Positive or negative, negative or positive, mabaliktad, okay lang yan. Kasi ano lang naman siya, frequency lang naman yung sinesend ng simulator natin at ng ECU po yun. So, ang ating injector is actuator. So, ayan, subukan natin, no? Kung okay ba yung ginawa natin. Start natin. Ayan, naririnig nyo, lumalagitik po. Ibig sabihin, okay yung solenoid. Mabigyan natin ng crudo. Ayun. Bumubuga po siya na maganda. Okay. So, okay itong una natin na ginawa. Una. Paklas natin. Aside na natin itong isa. Pangalawa tayo. Bigyan natin ulit ng supply. Doon natin simulator natin. Yun, lumalagitik pa din. Sabihin, nagbubukas. Okay. Okay, maganda yung buga niya, mga kayabe. Medyo mausok lang talaga to. Tama to sa Yan, okay na yan. So, nakakadalawa na tayo, mga kayabe. So, nagbubukas siya sa opening pressure niya during starting. Pag mga ganyan, napapagana natin dito. Okay, pang pangatlo. Mga kayabe, pangatlo na natin to. Okay. Supply na naman. Kung maalala nyo yung dati kong ginawa sa Bulacan, sa may Pulilan, wala po tayong gamit na na injector tester. So, ngayon, ginamitan natin para mas may proven tayo na okay yung gawa natin. Mas okay kasi ito kasi kung linis lang, pwedeng sablay pa rin gawa natin. Kasi di naman natin na ma-justify na napagana natin yung pera na lang kung magtiwala talaga ng gusto yung customer na sa gawa natin. Pero okay ito, kaya binibidyo ko para may share ko rin sa inyo, no? So, ayan, pagana natin ulit. Ayan. Naririnig nyo, may lagitik, mga kayabe. Sabihin, nagbubukas sara yung injector natin. Yun. Ayan.
kanina, kahit i-testing natin yung bago natin gawin, no? Kung ganun kataas po yung resistance ng ating solenoid, hindi po natin mapapabukas to, mapapabuga, no? Kasi sobrang taas, nasa 4.0 pataas. Pinakamababa niya yata, 3.9, pero umuakit din ng 4.0. So, hindi rin natin siya mapapabuga. Kasi ang taas ng resistance niya, no? Mangyayari po rin pagka ganun, backlick lang po. Puro return lang yung lalabasan dito sa return. Wala pong sa supply papunta dito sa nozzle tip. So, yun po yun. So, start natin ulit. Ayan, lumalagitik. Okay. Ayan. Pansin nyo yun, mga kayabe. Nagbabaklik muna siya. Wala. Ayan. Napapansin nyo, itong pang-apat natin, mas mataas, mas malakas yung backlick kaysa sa buga niya dito sa nozzle tip, no? Sabihin po niyan, i-recleaning po natin yan. So, ayan, i-recleaning natin yan at standby kayo at yung pang-apat na yan, subukan natin pag naging okay siya ulit. Okay? A few moments later. So, ayan mga kayabe, di pa rin natin siya napagana, no? Yung nag-iisang ano kanina, nahuli. So, sa kadahilan ng yung nozzle tip niya, ayan, kung nakikita nyo, meron siyang medyo blur, no? Ayan. May ano na siya, butas-butas siya mga kayabe. So, umabot siya hanggang sa pinakadulo, yung sa may orifice niya, yung naglalabas ng krudo, no? So, para siyang natunaw sa sobrang init siguro ng ano. O, baka may ano to, history ng overheat. Napasukan ng ano, ng tubig ang combustion chamber. So, ayan, no? So, bukod tangi siyang may tama. So, kaya hindi mo lumalabas dito yung krudo. Imbis na lumabas siya dyan sa dulo, nagiging backlick po siya, dito lang lumalabas, kung nakikita nyo naman kanina. Dito lang lumalabas, backlick lang siya. So, itatawag po natin siya sa may-ari ngayon. Mamaya o bukas, sa problema. So, ito, nag-iisa. Nozzle tip yung problema. So, kanina, ang mga problema na naano natin, matataas po yung resistance. So, ngayon, nalinis natin. Umoko yung resistance. Kaso, ito, napansin ko. Ayan, may tama yung nozzle tip niya. Ayan, kailangan na i-replace to. So, mag-try ako maghanap sa mga kakilala kong calibration, na kung meron silang extra ng nozzle tip, solian na lang. No? So far, hanggang dyan lang muna. A few moments later. So, ayan mga kayabe, magbabalik tayo. So, nakakuha na tayo ng pamalit na nozzle tip, no? So, nakakuha tayo ng surplus, no? So, ngayon, ito yung pinalit natin, no, mga kayabe. At ito naman yung sira na hindi natin napagana. So, ayan, hindi natin makayang paganahin kasi gawa ng, yan, may bulutong-bulutong na siya, no, hanggang sa pinaka-orifice niya sa labasan ng krudo, no. So, yun yung dahilan kaya gumana. Isa sa dahilan din pala, mga kayabe. Kasi, yung una, ang tataas ng mga resistance reading niya. So, hindi talaga magbubukas at hindi mapapandar ng ating customer. Kaya, pinadala nila sa atin at pinagkatiwala na gawin natin. So, ayan. Subukan natin itong pinalit natin. Kung okay ba, no? So, ayan. Surplus lang din po ito mga kayabe, na hindi brand new itong nozzle tip na to. Kasama na rin po yung pinaka, ano niya, set kasi ito, assembly ito mga kayabe. Pag bumili ka ng nozzle tip, kasama na rin po ito. Pinaka needle niya, no? Yan. Ito yung pinalitan. Tapos nandito na yung pinalit natin. Yan, salang natin.
maingay. Lagyan natin supply. On natin simulator natin. Ayan. Ayan. Lumalagitik pa rin siya mga kayabe. Kanina sa unang video, lumalagitik naman siya. Kaso ang problema, hindi backlink lang siya, dito lang siya lumalabas sa return. Wala siya sa ibaba. Bigyan natin ng supply. Ayun. Ang ganda ng niya, bukas niya mga kayabe. Okay. Natin. So, ayan, nakita nyo, nabumubuga na siya. So, masasabi kong okay yung pinalit natin na nozzle tip, no, mga kayabe. So, ang problema talaga ito, nag-isa. So, syempre, papakita ko rin sa inyo yung tatlo pa. Ito, yung tatlo. Ito. Itong tatlong injector, papaganahin natin ulit. So, ito, gumana na ito isa. Okay. Dito natin ilagay, no? Ito ha, mga kayabe. Dito na lang para mas malinaw. Yeah. So, dito naman ito yung tatlo. Kuha tayo ng isa. Yan. Okay. Lagyan natin ng supply. On natin simulator. Yan. Lumalagitik. Lagyan natin supply ng sudo. Yun. Bumubuga siya, no? Yan. Makikita nyo yung mga kayabe. Okay. Okay na yung pangalawa natin. Bagay, okay na rin to eh. Inuulit ko lang para mas makita nyo na talaga yung mga injectors, gumana na. Yung pinalitan natin, gumana na. Yan, ito, pangalawa. Ilalagay. So, ito, dalawa na lang. So, kunin natin. Ang pangatlo. Ayan, malagitik pa rin mga kayabe. Tanggalin natin. Ayun. Ganda naman niya. Open yung pressure niya. Sabihin, walang problema sa solenoid, walang problema sa mga parts niya internally. No? So, nakakatatlo na po tayo mga kayabe. Ayan, pangatlo. Ito yung pang-apat natin. Last. No? Supply. Ayan. Lumalagitik ulit yung pang-apat natin mga kayabe. Supply natin crudo. Okay. Kung napapansin nyo, kung inakala nyo backlink to, hindi po yan mga kayabe. Yan po yung return fuel na. No? Return fuel nya na po yan. So, yung bumubugari, kasi ang pagsira yung injectors, mas bumubugari ito sa return, walang supply sa, ano, walang buga dito sa nozzle tip. So, yun po yung mga sira. Or, need lang linisan. No? So, ayan. Okay na yung apat natin na injectors, no? So, tatawagan lang natin si Sir at ipaalam sa kanya na okay na at pag-usapan lang namin yung ano, pag-shipping nito. By tomorrow siguro, dahil gabi na ngayon. Kasi tuwing gabi ko lang naman ginagawa kasi may trabaho rin ako maghapon. So, ayan. Okay na po yung apat na injector ni Sir ng taga Mindoro. So, ayan. Okay na po yung injectors niya. Malamang sa malamang, aandar na po ito.
So, hayun na nga mga kayabe. Naging okay na po ang ating mga injectors na ginawa, no? Masaya ako at naging okay na yung injectors ni Sir. So, mas magiging masaya siguro si Sir kapag na ipadala na natin to sa kanya at mapanda na yung unit niya. Siyempre, matagal-tagal na rin nakatenga at medyo siguro may kalakihan na rin naging gastos niya. So, hayun, naipakita natin sa inyo kung paano po sukatin yung resistance ng ating injectors. So, napansin nyo doon, before natin siya linisan ay 4.0, 4.1, 4.2, 4.3. Yun po yung mga reading niya, no? Yun po yung nakuha nating reading sa ohms niya or yung resistance niya. So, napakataas, kaya hindi po nagbubukas yung injectors during cranking. So, isa pang dahilan, yung isa niyang nozzle tip, nagbulutong na. So, nalaman ko sa kanya, nakausap ko siya dahil nga pala yun sa nakahigop ng tubig yung makina. So, yun yung naging cause nun, yung kung nakita nyo, ito. Yan. Yan po, may bulutong-bulutong po yan. Yan, puro bulutong po yan. Hanggang dito na po sa pinaka-tip niya, no? So, yun yung ano, isa. Kaya napansin nyo, nung nag-testing na tayo na after na ma-cleaning, yung nag-iisang yon ay puro backlick lang, wala pong supply. So yun, na-address po natin yung problema ng mga injectors ni Sir at naging okay na at nagbubukas na po siya sa tamang pressure, no? So ipapadala ko na po to sa kanya at para mapandar na rin yung unit niya. So sana na may nakapulutan kayong aral at huwag niyo pong kakalimutang mag-like, mag-share, mag-subscribe sa ating channel, no? So hanggang dito na lang mga kayabe, hanggang sa muli. Adios.